Ang dami ngayon sa condo. Bigyan na ni Harvey yung mga ano, radyo namin. Harvey, game na ba? Oo, oh, dito ako. Asan ka, Harvey? Oo, chikikita kita eh. Tawag ko ba kami? Bakit na natin si Harvey kung asan sila? So, dito ngayon yung sa akin namin, na regalo sa akin ni Jowa. Ang eksena namin ngayon, ganito ang mga ganap namin pag meron kaming show ng Toro Family. Ngayon naman, dito sila, Harvey. Si Papi at saka si Payel. Tapos sa kabila sa akin si Jowa at saka siya mag-drive at saka si Mikay. As yun yung sasakyan, bye! Kasi kasama naman yung sila fresh. So ngayon may show kami sa Batangas kahit wabagyo, grabe. Grabe yung hangin, nagupit ng bagyo. Bahala na si Lord. Tara, show na tayo. Hello. Let's go. Girl, if you're alive, anything is possible. Turn me up an headphone. Yeah. Grind it, get a lot of dough, and dirt the water obstacles, cause anything is possible. Yeah. Oh man, I got a lot of goals. Stack that bread and dominoes. Anything is possible. Yeah. Grind to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Hey. Oh man, I got a lot of goals. Stack that bread and bomb my nose. Anything is possible. Hey. O ngayon, next stop over lang kami dito sa KFC, sa SNEX, bago magtuloy-tuloy ang biyahe. Let's go. Si RV nga pala. Hi. Boyfriend ko. Manok manok me. Si first dito sa KFC yung order. Manok manok me. Manok manok me, isang panchat. Wala na yung gusto ni Jawa sa KFC. Jollibee na lang. Manok manok me. Manok manok me, isang panchat. Hello, two piece burgers, take tatlo order. Dining. Ano po drink? Bottled water. Grind to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Yeah. Oh man, I got a lot of goals. Stack that bread and dominoes. Anything is possible. Yeah. Sobrang dami na daw tao. Pinapakita sa akin ngayon ni Jome sa videographer natin na sobrang dami tao. Tapos ang dami daw tao hindi makapasok. Ano? Alaw nga. Paano yan? Yung iba hindi na makapasok, Jome? Eh, mga hindi po makapasok, nasa labas. Eh, ano na, pulubot na daw sila. Pati yung mga, ano, pinahalis na yung mga sasakyan. Pinapalis na yung mga kotse? Bakit? Yung sasakyan nyo, naka, ano, may safety na dito. Ah, may safety na. Dami tao. Marami ng, ano, hello. Marami nung dito na makapasok. Fresh. Pati artist. Hindi, yung artist naman. Meron naman daw tayong ano doon, may stayan. Kaso, para ano, makapag-BS o makapag-ice pa dito na muna. Sobrang lapit na natin doon eh. Kaya nga. Sa kanto lang kami, te. O sige, dito na muna kami para makatay-tay pa kami ganun, ha? Abay, love you, bye. Sa lahat ng mga shows namin, medyo ganito din kami. Babies pa lang. Naghahanap kami ng mga ano. Malapit na pag-i-stay. Oh, gasoline station. Ganyan normal i-stay yan. Para makapag-ayos pa kami. Girl thing! Mga girl thanks. Ganun. Boys, wala na. Okay na. Salang nyo na kami. That's a good thing. Ano yun? Hello po. Ano po yung buds? Ay, sorry po. Gumagawa po ba kayong pamilya dyan? Privacy. Ay, sorry po. Okay po. Pakidilit yan, ha? Oo po, oo po. Oo, kasi ano eh. Famous. Invasion of privacy. So, kamusta po kayo dyan? Okay lang. Privacy, kuya! Sorry, privacy. Warag, may nagbubuo kami ng tent ngayon para sa CR ni Jowa. CR. So, buti na lang, na-try na tayo sa mga taping ko, mga besi ko. Meron po tayo ganito, pop-up tent, para hindi ko na kailangan lumayo doon o pumunta doon para sa CR. Pwede lang mag-ibihes. Awakan mo muna to, ha? Magic! Yay! Lagi na namin itong tala pag may alis na. Ay. Bago ng panahin.
Nakasalamin eh. Tent, tent, me. Yes, pare. Uy! Uy! Ano mo nagulat ako? Siyari ka! Ano ba? Umoto pa ka. Hindi ko rin sinasama yan. Privacy, privacy. Privacy. Alak na, paikot-ikot. Yun o. Father, Son, the Holy Spirit, amen. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na ibinibigay niyo sa amin. Lord, we leave it all up to you. Sana mapasaya po namin sila sa simple at sa gitapot na panahon. Maraming maraming salamat po. Let's go! Let's hey, go! Presko lang yung mami. Ang sarap ng damit. So tapos na yung show natin. Ang ating unang show. Lumabo na yung camera, no? Kasi nag-cellphone na ako. Umalis agad yung mga cameraman. Excited sila eh. Excited din sila. So ngayon gumagamit tayo ng Fab Cleansing Balm. Ito ang third generation na ang pagtanggal ng makeup, mga besi ko. Alam nyo ba, napakaganda na ito. Tsaka napakabango. At alam nyo ba, ayoko nagsistain ng matagal kasi ng makeup sa fest. True me. True yan, di ba me? Alam mo yan? Oh me. Ayan, ito kasi ipapahit mo lang ng ganyan. Tapos, natutunaw na kasama yung makeup. So, hindi na malagkit, magtanggal ng makeup. Kasi di ba nung parang oil siya, ganun yung eksena. Hindi na rin masakit, hindi na mahapte. Yes me. Ganyan lang yung atake niya me. Di ba? Mga me masore, sabi niya. Si Papi, ganun si Papi. Mga me masore. Yun yung ganap natin. Pakita ko sa inyo.
Actually, pinapakita ko lang sa inyo itong routine ko na to. Kasi, alam niyo na, malay niyo naman, next time, dyan ako sa lugar niyo mag-show. Diba? Ganito yung ganap. Kala niyo umalis na ako sa lugar, pero totoo, tatanggalan ako ng makeup sa gilid-gilid. Kasi nga, ayoko nang may makeup sa mukha ng matagal. Tinitigyawat ako. Lumi. Ito siya, kita niyo naman, diba? Super clear. Yes, me. Ay, may konti na lang ginagat ng makeup from kamay ko. Ay, yes, isang pahid lang yan. Ayun o, samang-sama agad yung makeup. Parang ako sa'yo, Joa. Samang-sama ako sa'yo. Sabi ni. Ikaw pilapin may mga ano ko sa'yo, ha? Kanina. Nailang nga ako Ate Marie. Nakatingin eh. Bukas, nagtaalis ulit kami. May show na naman kami ng Toro Family. Yes, kaya sa mga gusto dyan. Kaya sa mga gusto dyan na mag-show kami ng Toro Family sa lugar nyo, yan, email nyo kami dito. Ayan o, yan yung email namin o. Email nyo lang kami. Malay nyo naman, di ba? Magkita-kita tayo sa mata. Siyempre. Bakit? Hindi o. Ah, makita kita sa ilong, di ba? Mali mo. May sagot pa din siya. Pag ako nakakita ko ng kulangot sa kanila, sinasabi ko sa'yo. Pinatalsigan ko ng kulangot kanina. Meron? Hindi ko alam. Nagpe-perform ako, may lumabas na kulangot sa ilong ko eh. Kadiri mo naman. So, yun lang, atake natin. Tapos ang maganda pa dito, ah, na-moisturize yung face mo. Tsaka mas maganda ka. Ay, no, konti na lang siya. Yun, tsaka mas maganda ka. Siyempre, alagang fab tayo, mga besi ko. Yes, naman. Bukas naman sa kabanatuan tayo at syempre kasama ko po din ang Toro Fam. Yan, dinodocument ko ngayon ang aming mga ganap-ganap. Yes. Kasama ko na ngayon ang Toro Family, the originals. Yes. Dahil mula nung una hanggang ngayon, sila yung kasama ko. So, yes. Yan, the originals. Yes. Ang mga natira. Ang galing. At kailangan agad nating umuwi dahil Styron niya nag-aantay na. Yes. At may event pa nga tayo tomorrow. Yes. At nung lalambingan pa kami ni Hampia sa umaga. Kala ko kung lalambingin mo. Wala na akong time sa'yo. Bye, monster. Wala akong time sa akin. Joke lang. Joke, nakakatawa yung mga kanina. Yung mga, alam mo yung mga kulitan namin ni Jawa sa stage. Mga ano yung hindi scripted yun. Mm. Talagang kulitan lang talaga namin. Kasi may connection na kami mula noon pa eh. Mm. Nagulat ako, pinalo niya yung pet ko. Ano? Hindi, may connection tayo. The Bluetooth device. Is real. Connected to successful life. O, diba? Wala na. Halos wala na. Galing niya na! Galing na, parang magic. Hindi na po masakit o mahapdi. Mag. Tanggal lang makeup. Tapos na umuwi. Ano ba? Tara. Hindi, na-miss ko lang kasi yung mga ano natin, yung routine natin ng ano, ng babes dati. Ang show, no? Oo na mga show. Ngayon naman kasama ko, Toro Fam. Tara na. Bina tayo para bukas show ulit. Nag-drive ako ng mga ganyan. Sorry, ano? Sorry, ano? I'm gonna cry. I'm sorry, papi. Ikaw? Hindi na kami. Hindi na niya rin ako kahit. Hindi na siya masaya sa akin. Pag stress na yung bibigay ko. So, diba? Hindi ako naman mababa. Siya mababa. Hindi ako nagbabago. Hindi na niya gusto ko. Kasi ang gusto ko. Nahirap ipilit yun. Diba? Sigurado ko siya sa sarili. Naman ako siguro ako sarado. Sigurado na siya. Sorry. Nasasaktan ko na siya. Nasobra. Hindi na siya ano. Si Tony Powder siya. Hindi siya dapat mag-adjust sa ugali ko. Kayo, hindi kayo dapat nag-adjust sa ugali ko. Lahat kayo. Ganun talaga. Anak, ayaw nila magbago eh. Ayaw nila magbago, anak. Kasi alam mo, anak, tumatanda na si Mami. Hindi na ako po pwede may kasama akong bad vibes, malungkot na tao. Hindi na pwede yung ganun. Ngayon ko, sasabihin ko talaga ng tamad ko, ayaw na kitang kasama. Mapapaalam sila sa akin na alis sila, hindi umalis din sila. Ganun lang yun. Nakailang sabi na ako, anak, namapagod din si Mami. Hindi mo na deserve ng another heartbreak. Kasi one day din naman, kung sumusukuhin sila ngayon, susuko din in the future. Huwag natin pahirapan yung mga iyak-iyakan, kada aalis. Ganun talaga buhay, may aalis, may darating. Baka sakaling sumaya kami kayo pag umalis ka dito, baka sakaling pag umalis ka na dito, mananasan mo ng ngumiti. Hindi yung hindi ka mapipilitan, yung ngiti ka lang kasi ang saya mo. Para makita mo ko naman kung anong nawawala sa'yo. Kasi hindi mo na makita yung halaga ng Toro Fam, swear. Lagi ka na kasi bangot sa bahay araw-araw eh. Pati ibang tao napapansin na. Apia! Kiss on eh. Bye! Lagi na lang panser si Bye. Ayan, pwede mo na i-message sa Tatay Elon tsaka sila nanay. Para. Hindi, di ba gusto mo silang, di ba gusto kanila kasama, di ba last time?
Rika, hindi mo na kailangan ng malubid na speech sa akin na salamat, sorry, okay lang. Kaya kung ba aalis ka na, okay lang ako, isa mo na yung gamit mo, okay lang ako. Hindi mo responsible na kailangan kasi ang dagit tayo nag-uusap. Lagi na itong pinagagalitan, kakakausap lang din natin ngayon. Kaya kung plano mo ganun, hindi ko na kailangan na, sorry, ganito, ganyan, hindi na, gets ko na, gets mo na rin yun. Bye, mom. Skirt. Bye. Bye, mom. Skirt. This is fire. That was the only one. Fire? Huh? I think quiet lang. Gusto ko lang nangyayak. Tawagan ko lang siya. Gusto lang nangyayak. Kanina kasi hindi na video niya pag-uusap namin ni Mikaye, pero pinagagalitan ko siya. Kasi may nagereklamo na sa kaugali niya sa labas. Sabi ko, paano yan? Yung pagalit ko sa'yo dito sa loob ng bahay. Lumalabas na napapansin ng iba. Sabi ko sa'yo, ako nabibintasan kayo. Pati sa akin, ginagawa mo yan. Ayoko na paabain pa, pero yun. Kasi yun, siya lang nagpaalam. Pero yan, hindi mo kailangan umiyak na umiyak. Pag iniyakan ka, naaalis siya. Pinangakuan ka rin kagabi, di ba? Na hindi rin. Ano, kagabi ba? Usap yun ni Mikay? Nag-usap lang kami. Sabi ko, Atchmin, kayo ka naaalis. Umalis na si ano, si nani tatay. Ano sabi niya? Hindi, anak ka na ganyan-ganon. Sabi niya, hindi ganito. Nagsabi din siya sa ex. Tapos ngayon, nagpaalam siya. Narinig mo naman, papi, di ba? Ano sabi niya? Paalam na. Sabi ko, Mikay, anong gagawin natin? Ganyan ugali mo. Pati ibang tao nagreklamo na sa'yo. Sumasalam sa Toro family, may mga bata dito, etc. Tsaka hindi. Nagagalit sa kanyang tao. Paano kung alam mo yun? Pinagagalitan ko. Ano gagawin mo? Ano, wala ka na masabi o may sabihin ka pa? Ano sagot niya? Paalam na lang ako. Oh, di ba? Paalam na lang ako. Hindi, paalam na siya. Medyo ma-pride pa nga yun. Oh, pride nga. Ganyan din yun. Oo, ganyan din yung ano. Tingin niya ganun. Papaalam na lang ako. Diba? Ganun lang ginawa niya. Hindi siya yung... Tapos biglang breakdown sa sakit. Oo, siya na parang, ano ba talaga? Parang hirap na hirap. Tapos parang ang dinadahilan niya. Parang pinupunto niya pa rin sa akin ng gamay na. Eh, mga gawa, sabi niya ayaw niya akong kasama. Bakit ako pa rin yung... Ako pa din. Hindi na rin naman ako. Papi, ano na, tumatanda na ako. Hindi na dapat ako nag-invest ng oras saka ng feeling sa mga taong ano, hirap makaintindi. Kung sinabi kong ayaw ko tang kasama dahil ganyan ugali mo, putangin na ba't hindi ka mag-ayos? Kasi di lang naman ako nag-reklamo buong Toro family. Pati tao sa labas. Nakakahiya. Di ba? Pati tao sa labas. Isipin mo hindi siya gagawa ng nails dahil ano, inuugali niya ng ganun. Sponsor niya yun ha, ng nails. Gaganunin niya? Siyempre pagkasabihan ko siya. Ang dami nagireklamo na sa kanya sobra, oh. Kaya sabihin ko sa'yo, kahit ako talaga magireklamo na din ako, taon na ako nagireklamo kay Mikay. Napakahirap bang umiti? Napakahirap bang mag... Hi! Diba? Gusto mo nag-vibes ka? Gusto mo lang... Sisimangutan mo yung tao, diba? Ay, nako. Nagising na ata. Oh. Hello, ate. Importante to, te. Bakit? Putang ina, ano? Nagpa-nail si Papi, ganyan. Ngayon, to make the long story short, nag-open siya kay Papi. Na? Na nag-visit siya kay Mikay, sinasadya niyang hindi bigyan ng schedule si Mikay. Kasi nga daw, nag-attitude si Mikay sa kanya. Ano mo na, lagi nakasimangot si Mikay, di ba? Tapos, sisimalmalang ka, tapos wala malang, oh, ingat ka, walang ganun. Parang, patas gawin yung nails mo, out agad. Alam mo na yung ugali ni Mikay na ganun na. Taon na natin nireklamo sa kanya na, inireklamo din ang buong Toro family. Ngayon, kinausap ko si Mikay. Sabi ko, Mikay, alam ba sa araw-araw hindi na ako masaya? Kasi dati, lagi ako nag-a-adjust sa ugali mo, na kapag tahimik ka lang, o galit ka, tahimik lang din ako. Tapos kapag parang kinakapakita, ngayon pag masaya ka na, tsaka lang ako magiging masaya. Lagi tayong ganun, Mikay. At ang matindi dito, pag sinabi kong, Mikay, hindi kita sasama sa taping or something, huwag to niyan, sama mo kasi gusto kong tulungan ka. So sinasama kita. Ganun naman siya, diba? So ngayon, sabi ko, Mikay, alam mo ba tapos na ako sa ganun part na nag-a-adjust ako sa'yo sa kung ano yung na-feel mo. Nag-a-adjust ako eh. Ngayon, ang ginagawa ko, kung anong energy mo sa akin, ibabalik ko lang sa'yo. So araw-araw papasok dito nakasimangot. Sisimangutan ko rin siya. Araw-araw papasok siya dito naka-ano, galit. Eh di mas galit din ako para maramdaman niya yung sarili niyang medisina. Ngayon sabi ko pag ngayon tulad, hindi natutry naman ako sa kotse kahapon kinakausap kita ng masaya. Oh, nung ginausap mo ako masaya, anong response ko sa'yo? Di ba ang saya natin? Pero every time nasisimangutan mo ako, nakasimangot din ako sa'yo. Kasi kailangan din sa buhay minsan, kung ano yung binibigay mo sa akin energy, ibabalik ko din sa'yo. Di ba? So ngayon nagagalit ako sa kanya kasi Mikay, paano gagawin natin yan? Yung reklamo namin sa'yo, ilang taon na hindi ka nagbabago. Lahi ka nakasimangot, hindi ka na masaya dito.
ano, sabi ko sa kanya, wala ka nang masabi? O kaya sabihin ka? Alam mo, hindi siya pang ano, ayokong magdagdag ko ito, bawas ko ito, te. Naka-chin up siya. Papi, swear, nakita ni Papi yun, saksing buhay to. Dito ako sa lamin, no? Hindi ko na-video kanina, hindi ko expected na nasabihin niya yun, eh, promise. Okay, hindi ko na-video, eh. Parang yung kay tatay, di ba? Hindi naman talaga na-video nagpapaalam siya sa akin. Yung nagpaalam siya sa buong Toro family, yun yung na-video ko. Ano yun, hindi ko expected? Ano mo sabi niya? Papaalam na ako. Aalis daw siya. O, oh, di okay. Kasi daw, sinabi ko daw na ayaw ko na nakasama sa ano eh, sa lilipatang bahay. Kasi ganyan ugali niya, hindi siya nagbabago. She's not even trying, te. She's not trying. Grabe, sinabi niya. Yes! Sa ate, tinaasan niya ako sa kanya, ipapaalam na ako. Tapos bigla siya mag-breakdown doon na may video na, nag-breakdown siya kay Tyronia. Kasi sinabi niya sa Tyronia kagabi na, hindi na ako aalis porque umalis sila tatay. Nag-aalis siya, naaalis siya, umiiyak siya kay Tyronia. Tapos noon, bigla siya nagsasabi kay Papi ng, eh kasi sabi naman ito niya, ayaw na ako kasama eh. Tangina talaga. Isipin mo, Tia, kakasabi ko lang kay Mikay. Mikay, alam mo, ilang araw ka na, ganyan ka na, taon ka na. For example, kami, andyan si Happy. Andyan si Papi, nagbanding kami, nagsasayo kami nila Happy. Sumali si Paye. Si Paye, pinapasok niya yung sarili sa family. Siya ang gagawin, itingin lang siya. So, mag-cellphone siya sa gilid. Yung gano'n siya, di ba, lagi niya ina-out yung sarili niya sa family? Oh, kami yeah. Lang ang ginawa yan. Ngayon lang! Kaalis na lang! Walis na siya? Hindi, bababa lang doon siya sa gali. Pero yun na yun, te. Nagpapaalam na siya. Sabi niya, na, ate na gano'n siya, mamatay, I swear to God, ganito siya. Mapapaalam na ako. Hindi naman sobrang gano'n. Pero magpapaalam na ako. Okay, sabi ko gano'n. Oh, sige. Ako, sige. E di okay, nagpaalam ka na. Tapos ako sisisihin niya. Sinisisihin niya ako kay Papi na kasi ayaw na ako kasama nito niyang eh. Malamang ayaw kitang kasama dahil ganyan yung itsura mo. Dahil ganyan yung ginagawa mo sa amin, sa atin. Siya nagsabi na magpapaalam. Yes, ate. Wala akong sinabi sa kanya na magpaalam ka na ngayon na. Mikay, magbabay na. Wala akong binanggit. Ang sinabi ko lang kung ganyan ka ayaw kitang kasama sa kabila. Ano mo, ano ka kasama sa kabila na ganyan ugali mo? Wala ba akong karapatan mag-express ng feelings? O sige, magpalagay mo sinabi ko na ayaw ko sa iyong kasama ka dahil ganyan ka. Ah, sa akin ba yung problema? Porque ba sinabi sa iyong tao na ayaw kanyang kasama, hindi ka mo pwede. Ayusin mo kaya yung sarili mo. Kasi siya yung problema eh. Buong Toro family nagreklamo sa kanya, hindi naman siya binubuli. Pero pati ba naman tao sa labas nagreklamo sa kanya, nakakahiya. Si Mikay daw, magpapaganyan. Papasok daw sa kwarto, tapos dun kakain, tataguan ng pagkain yung nail artist, tapos lalabas. Ang pangit eh. Kaya ang ginagawa ni itong nail artist, ang sinasabi niya, kaya ako, nagpapaschedule sa akin si Mikay, binabalik ko lang sa kanya ano ginagawa niya sa akin, iniinis ko siya. Maggulat na lang siya, wala siyang skate, tapos nandiyan ako sa inyo yung ginagawa ko kayo ni Papi at saka si Paye. Yun ang sabi mismo, ate may CCTV sa baba. Pwede mo i-recall. Andun na si Jansky sa Simbukay. Hindi nga nag-edit si Jansky, nakikinig na nga lang sa amin dalawa eh. Oo. Hindi na nag-edit si Jansky, nakatitig na lang sa ano sa screen, halatang nakikinig na lang sa naririnig niya eh. Ito si Papi. Ang sabi, ang gusto kasi ni Papi, tawagan kita para pagsabihan lang. Tapos, ang sabi ko sa kanya, Papi, hindi na pagsabihin natin si Mikay. Kasi si Mikay, problema din si Mikay. Hindi siya dapat ganyan, kahit saan siya magpunta sa mundong to. Kung gano'n uugalingin niya, marami magreklamo sa kanya. Pag nakilala yung totoong siya, sabi ko, pagsabihin natin. Pero kailangan mo din pagsabihin yun, te. Na, lahat ng mga inari niya, dapat may confidentiality. Hindi siya dapat magpukita sa labas. Si Papi na nga to, hindi niya ba naisip ka pamilya niya si Nanay Venus? Kinukwento niya, chinichismis siya, porque wala na dito. Masama ang loob niya kay Mikay, literal. And hindi lang ito naman yung first time. Kahit din naman ibang Toro family na umalis. Sino bang lahat ang pinaka-reklamo? Si Mikay. E, pinagsasabihan ko lang naman si Mikay. Mikay, lahat na nagre-reklamo sa'yo. Kaya kahit ako, kahit din kinakasama, kasi pati ako nagre-reklamo ko sa'yo, hindi ka nagbabago. Tumatanda na ako, hindi na ako dapat nag-invest ng oras sa ganito. Kakasabi pa lang yan sa akin kagabi na, kagabi mo daw sa sasakyan, bago ng personal. Pag kayo, ang tang na loob na yun ako makikiusap sa'yo na lumiti ka, ginan mo daw siya. Oo, lumiti siya. Ang tang na loob ha. Kasi nagpe-perform ka, lumiti ka man lang para hindi ka mukhang kasimalba. Kasi lagi siya nakasimangot eh. Ayun ako. Alam mo, nag-practice ito, sumasayaw siya, nakasimangot. Sabi ko, Mikay, masaya ka ba magpo-perform ka? Sabi niya, oo, ipakita ng mukha mo. Masaya ka ba sa Toro family? Oo, bakit hindi namin nakikita sa gawa mo? Lagi ka nakasimangot. Nakakahawa. Hindi ko matanggap. Kasi okay lang sana kung nakasimangot ka, nadadabog ka pa, nasusungit ka pa. Diba? Nasaan siya? Bumaba na siya. Hindi ko alam. Tawagan mo na lang sa ibang phone. Na-stress na si Buntis. Na-stress kami. Baka mga anak ka dito, Papi, ha? Hindi ko in-expect kasi, Mi. Ang akin lang, na-alarma lang naman ako sa eksena. Kasi, ano na eh, kung tayo-tayo lang, di ba? Okay na, kasi nandito sa loob, eh. Tangina mi. Oo, ibang tao na nagsasabi ng ugali. Kakalat yan, nako. Tapos ang gusto kong pang pagsabihan ko yung nail tech, dapat lang pagsasabihan mo yung totoong nag-a-attitude, Papi. I guess ko naman na gusto mong i-protect si Mikay. Pero kailangan siyang pagsabihan. Eh wala, papaalam mo daw siya. Eh di okay po. Good.
talaga in-expect na after all ng pag-a-adjust pa rin na hindi natin siya pinapaalis ng what. Tinatanong pa rin natin siya tapos yun lang yung sagot niya. Guys, alam niyo ba si Papi? Siguro mga nakaanak dito, 17 na palayas. 17 na palayas yung nanay mo dati, pero balik nang balik. Ano naman eh. May kinagawit eh. Sabi ko, bilisan niya. Bakit? Kailangan mong tumakbo dun. Wait lang, baby. Hindi ko makasalos yung tayo. Nandiyan ka kasi lang sa plakot eh. Ano naman eh. Makan mo lang. Ayun po yung kaganapan ngayon sa ano. Kaganapan ngayon dun? Papaalam na siya. Wait lang, ito kaganapan doon sa ano, sa CCTV. Alam mo, may speaker yan. Wait. Anong usapan? Wait lang, wait lang. Sorry, baba kayo. Kailangan siya pigilan. Hindi, bakit pigilan si Mikay? May kalahating million sa kanya. Ano kalahating million? Nasa ATM niya. Ah, hindi. Sige, wait lang. Nakapulit ang kakalan. Parang, ayun yung masbis ko ni Tony. Yung may ina niya na... Umiiyak talaga si Mika sa babate. Mamaya ka na, wait lang. Hindi siya umaalis, wag ka mag-alala. Kailangan natin tumakbo doon. Nangiiyak ka na sila. Hindi, tumakbo ka, kunin mo yung pera. Tinatry ko makisama. Utang ina, sa inaano ko pa naman sa kanya, nililingin pong pera yun. Ayun, nalalaman nyo na tuloy ang putang ko. Wait lang, te. Meron yan. Parang hindi magtanggap, sariyan ko niya. Ako hindi ako. Ina-advisean siya ni Harvey at saka ni Paye. Sige, babay na tayo. Tayo nakakasolve ko sa bye-bye. Video ko. Babay lang. Kalimutan na lang may CCTV tayo, B. Ikaw ay isang hindi na kuda. O, ina-advisean siya ni ano? Ni Harvey tsaka ni Jansky. Guys, alam niyo ba, nagkaroon ng pagkakataon. Last month lang to ha, bago umalis sila tatay. Sobrang di ko nakinaya si Mikay. Ayoko magreklamo na, oh bakit? Ikaw, sabi mo, ayaw mo na. Bakit hindi mo na lang paalisin ko? Ayaw mo na si Mikay. Nagkaroon po, first time sa buong buhay ko. Ayoko na po. Mikay, tama na. Sobrang na kasi may mga bagay siya sinasabi na ayoko na lang ikwento. Pero nakakaputang ina talaga. Ito yung nangyari na yun. Nagmakaawa siya sa akin na bago siya paalisin. Kasi hindi ko na kinakaya. Ito yung nangyari na yun. Itong meeting na to, dapat isang tao lang kakausapin ko. Pero lesson to sa lahat. Lesson to sa lahat sa inyo. Ayoko na ng intro-intro. Ikaw, putang ina mo kami, Kai. Ikaw, pinagbigyan lang kita kaninang umaga. Yung inacting mo kaninang umaga, yun yung putang ina ugali mo na putang ina mo. Kinausap ko ni Ate Marie, kapatid, nasabi ko na kay Mikay na gano'n, o na-explain mo ba? Hindi, sinabi ko lang na ano, Ate, nagbito ko na salita. Tinawag kita, pagkatawag ko sa'yo, pasok ka. Pwede bagong gising, si Malman. Si Malman, di ba? Pagpasok mo, Mikay, kasi di ba ang sinabi ko, Waldo, ang kailangan niya i-explain sa'yo. Kasi ganito yan, Mikay. Ikaw, sa ganito ka, ang magdadala sa'yo si Paye, i-explain ko ng ganito, ganyan, etc. Habang kinakausap kita, ito ginagawa mo. Tititigan mo ako, tapos, huli ko na mura ng ganyan si Vince. Hindi ako tanga, Mikay. Alam ko kung ang tao, pag tumatanggap o bukay ng ina. Alam ko ang body gesture niyo, putang ina, hindi ako bata. Nag-explain ako sa'yo, anong gagawin mo? Tapos na ba? Eh, walang putang ina mo. Sabi ko sa'yo, 2023, napuputol ako ng ganyang ugali. Kahit sarili kong kapatid. Tinawag ka ulit, wala ka lang sa cellphone ko, pwede may ginagawa ka. Nag-uusap-usap tayo dun. Tumayo ka ka, tumalis sa obi ka eh. Yung sa ganito naman, etc. Walang thank you to yung in-explain mo ha. Sige, naiintindihan ko na. Nasasayang ako ng oras, ate, dapat ganito. Mikay, kasi di ba ganyan? Maging ano tayo, patas tayo, Mikay. In-explain na sa'yo maayos. Tapos na ba? Eh, putang ina mo pala, sino ka bang putang ina mo? Para magsayang ako ng putang inang oras sa'yo. Yung mga puki ng inang galing nyo, 2023 na, hindi na yung kumubra. 2022, ang hina ko ha. Wala akong power dito, kaya sumakay yung puki ng ina, nag-aaway yung mag-asawa, puki ng ina ng mag-asawa. Kinakausap ka ng maayos. Pagkatawag ulit sa'yo, gano'n ka lang. Nakagano'n ka, nag-vape ka ulit, nakatingin ka sa malayo, maraming parte na hindi ka nag-eye contact, nakaganyan ka. Hindi ako tanga. Huwag niyo akong bibigyan ng, hindi napatingin lang naman ako. Gago, alam ko kung attention mo nasa akin. Alam ko, pagkausap kita, kung yung puso mo nasa akin, kapag may tinggan niyang kampukin ang ina mo, nakatingin ka lang pag pinagagalitan ka. Tamang gano'n ka lang. Walang wala.
Direk, pasok na bas! Wala kang ibang ginawa pag pinagagalitan ka, kundi putang ina, maawa ka sa sarili mo! Eh kung ang kaya ang matigil na maawa sa'yo, doon ka matakot po kayo ng ina mo, gusto mo palayasin kitang dito? Gusto mo namayas lang sa buhay mo? Kasi yung ugali mo rin, puro ka self-pity, kawawa ako, putang ina ko, paano ba to? Kaya ka nga pinagagalitan kasi mahal ka! Kaya ka rin malangot sa'yo kasi alam ko may lalabas pa yan, Mikay! Putang ina, lahat ng sinasabi ko sa'yo, may napasama mo! Putang ina! So kailangan natin umabot sa palayasan. Hindi po. Hindi po. Kung hindi kasi nabiyan ni Vince, hindi ka ano. Hindi ako cute na talaga ako to niya. Nung nag-chat sa akin si Ate Marie, may kayo nabasa mo ba yun sa GC? Kasi kumakain ako, hindi ko nabasa. Tapos nung nabasa ko, hindi na ako nakagalaw. Tapos nung hindi ako, tapos biglang tumawag si Ate. Ma, yun gusto mo. Ayan, ganyan ako kay Papi. Ayan ako, hindi lang sa'yo. Ayan, Papi, si Harvey, si Jansky. Mga pinalis natin yan, di ba? Natututo. May reason ko, baka pag-iwabas ka o baka mag-alabli ka na decision mo. Baka mas okay kasi talaga ba? Ako magsasabi yun after all. Masakit kasi sa akin, bigay yung lahat ng ginawa. Hindi naman yung sisumbat eh. Pero sa lahat, kung paano ko sa leader, tuturuan mo ako na bilang leader, alam mo nararamdaman na sa kapal. Sa isip-isip ko, una pa lang, kinder ko na sa inyo. Hindi ko trabaho yung nararamdaman kay Ate Mariel kasi hindi ko nakaya ang dami mo. Kaya nabutin mo. Pangalawa, talaga hindi ko alam kung nararamdaman nyo, di ba? Pangalawa, hindi ko ba alam kung nararamdaman nyo. Hindi, siraan ako okay lang. Siraan ako okay lang eh. Pero ang mahirap kasi manggagaling yung paninira sa tama. Sabi siya yung pinakaloyal na tao sa'yo eh. Kung pakiramdam mo, kailangan nyo ng appreciation na ibibigay ko yun sa inyo, hindi mo lang makikita. Ngayon, kailangan ko ng appreciation mo. Pinay-personal mo ako. Anong lahat yung tanong sa'yo? Bigyan pa kailan mo ako pinay-personalin. Pinay-personal mo ako. Sige, personalin din kita. Nandun ko sa trabaho, pero hindi ka na para sa Toro Family kasama namin. And that is personal. Eh, yun nasa isip ko. Pero ang mahirap din sa totoo lang, halos ato na sa suspect, walang nakakabalik. Sinabi ko yung siya niya. Sasaktan ka pag sinasabi ka ng katulong, sinasabihan ka ng PA. Vic, sabi ko sa'yo, bumalik ka sa una. Kinawa kita as ano. Ayoko tang mababa ang tingin sa sarili. Pero totoo, Vic, kinawa kita as sa bahay, alam mo yan. Pinag-usapan natin, tulungan mo ako sa mga aso, tulungan mo ako sa bahay, samaan mo ako. Bakit kasi pakigil yung word na katulong? Kasi gusto ko family yung tingin natin. Ang laki. Sa'yo mo, masaktan ka. Sige, habang tumutulungan mo ako sa bahay, isang ka, anong ginawa ko? Tinatawan mo ako ng plano. Binigyan na kita, ano na yung plano? Sige, Mikay, maging maganda ang maging social media. Sige, binigay ko sa'yo. Tapos ngayon gusto mo ulit bumalik sa pagiging PA, pagiging katulong ko. Doon nga ako ngayon, sinaalis ka kita doon. Diba, hindi ko na alam saan ako lulugar sa'yo. Tapos sasabihin mo, hindi kita na-appreciate. Eh, gano'n ko na sa tignan kung bakit mo gusto bumalik sa gano'ng sitwasyon kasi mas madali. Mas, sa totoo lang, sa'yo nang galing sa bibig mo yan. Kung yung mas madali talaga sa akin na alagaan ka na lang kaysa yung mag-content-content. Hindi pwede yun. Kasi magiging yaya kita pag gano'n, eh ayoko nga mangyari. Kaya nga pinupok po ko yung ulo mo. Tapos sabihin mo sa video mo, nakakasakad ka pag sinasabi yun. Ano ba talaga? Ikaw yung pumupunta doon. Ikaw yung natakot kapag nawala ka na sa buhay ko. Ang gusto ko nga, huwag ka mawala na silbi sa buhay mo. Mamatay man ako, kaya mo, alam mo. May gagawin ka para sa sarili mo. Wala ba akong pangasin nararamdaman nyo? Totoo ba? Hindi ako nakikinig sa haba ng arte nyo. Pero wala akong pake. Hindi ko alam kung nararamdaman ni Harvey. Hindi ko na, even editor pa lang ko nararamdaman. Kinakapa ko lang at ang dami nyo. Ang dami nyo.
Buti nga si Dowa, dito na yung laundry. Sasalo niya ako ang nangyari. Hindi, ang huling naano ko kanina, napapagalitan siya. Oh, pinagagalitan ko siya kasi nga, may napipinda siya na siya sa labas sa ibang tao. Kumbaga, sinasabihan ko siya ulit. Sabi ko, ano, wala ka nang masabi, no? Kasi, kung ano yung reklamo ng Toro family sa kanya, hindi yung mismong inireklamo sa kanya, di ba? Na ibang tao na. Oo, na ibang tao na. Tao na sa labas, hindi na dito sa bahay. Alam mo, sabi niya sa akin yung sinabi ko na, wala ka nang masabi, no? May sasabihin ka pa. Nagtaas siya ng konti ng chin. Papaalam na ako. Alis siya. Hindi nga eh. Papaalam na lang ako. Oo, papaalam na lang ako. Ganun lang. Hindi siya pang ano, sana na-record ko. Ayaw kasi magmukhang maging tunog OA. Pero with pride talaga yung sinabi sa akin ni Mekay. Hindi yung, Tonyang, papaalam na po ako. Papaalam na lang ako. Hindi ganun. Papaalam na lang ako. Tapos yung mata niya nakatingin talaga sa akin straight. Hindi okay. Tapos kaya tinignan ako CCTV. Alam mo nangyari. Umiiyak siya, nag-open siya kila Jansky, kila Harvey. Tinry daw talaga niya makisama. Nadadahilan pa rin siya. Hindi talaga niya matanggap wa. Hindi talaga mag-work to. Eh wala, kung nag-desisyon siya ng ganun, wala kang magagawa. Ang inaano niya kasi, sa akin niya tinuturo. Kasi daw sinabi ko na ayoko na siyang kasama sa paglipat ng bahay. Eh ba't sa'yo? Kasi nga sinabi ko daw yun. Hindi niya pa rin matanggap ang gandulo, no? Oo, kung ano yung reklamo natin sa kanya palagi. Eh wala eh. Pag ganun talaga, sabi mo nga, pag hindi nawawala sa isang tao yung isang bagay, hindi niya ma-realize yun. Oo. Eh, hindi naman tayo nagkulang ng advice sa kanya. Saka ng mga ano, ayo, ganun. Mag-artist naman na kami. So, gagawin din namin yung artist naman ko. Doon na si Papi. Tara guys. Ulitin natin si Papi. Ito na din si Fresh. Ay, si Fresh. Yes, sir. Ay, nabasahin pa ako sa ulan. Ito po si Buntis at lumalamon po siya. Ayan. Sarap. O, oh, diba? Ang sarap eh, diba? Dapat ito yung kotse namin, pero sinasabi ko, ang mahal sa gas at saka sa tol, pwede naman dalawa na lang, diba? Ganun yung eksena niya. So guys, pakita ko muna sa inyo ng konti yung artist naman natin. Habang lumalamon si Papi. Papi, ano yan? Patikin fresh. Naman. Fresh. Saka. Saka kinakain ni Buntis, oh. My God, buto naman best friend akong artist naman. Kasi ang hirap kumain sa kotse. Sabi mga beses ko, ato yung mataksihan yung drama kanina, medyo ma-emotion ako, mataas yung emotion ko, eh diba, ganun talaga. Pupunta na kami ngayon sa isa pa naming show, again, and nakita niyo naman, wala na si Mekay, pero natuloy lang yung buhay. Kasi alam niyo ba, nasa punto na ako ng buhay ko na, kung gusto mong umalis, goodbye. Alam mo yon, nandun na ako sa ganung parte. Hindi tayo magkaintindihan, nagkakasundo tayo noon, pero ngayon hindi na, goodbye. Aalis ka, go. From, tangina nila, ba't ka nila iniiwan ako, pangabang buhay, dito lang ako. Guys, pagod na akong iwanan ako ng mga tao, kaya kung iwanan niyo ako, go. Papi, kung aalis ka, umalis ka na. Painis ka na lang. Hindi ako aalis, magalit na kayo sa akin. Tara ka dyan. Ito ay umalis eh. Ito nang pinag kayo niya umalis me. Hindi, pero alam niyo ba guys, totoo lang ha. Si Papi po, mga siguro mga nasa 78 o 87 kay mamili. Times ko nang napalayas, pero balik nang balik ang putang ina. Makaawa ng makaawa na ganun. Pero yung mga taong recent nila ay napapanood nyo, sila po yung mga usang umalis, ha? Nakita nyo naman. Kasi sila po pagod na kami sa isa't isa eh. Alam nyo, one thing sa buhay na naiintindihan ko ngayon, lalo pag tumatanda ka na, I mean, di pa naman ako sobrang matanda, pero nag-age na ako, ay yung habang bata ka pa, tigilan mo kaka-invest ng oras mo sa mga taong ayaw tulungan yung sarili nila. Alam mo yun, sa mga taong hindi nakikinig sa'yo. Sa mga taong hindi naman kayo magkakasundo. Sa mga taong hindi kayo in the same page. Hindi kayo parehas ng goal sa buhay. Alam mo yun? Sa mga taong hindi ka na masaya at hindi sila masaya sa'yo. Tama na kaka-invest sa mga taong hindi mo nakikita in the future. Na, alam mo yun, magkasama kayo. Ito hindi ko nakikita in the future kasama. Ito, si Happy, oo. Pero... Nagagawa ng bata. Hindi, pero alam nyo guys, lagi sinasabi ni Papi dito. Pinaghirapan ko yung pwesto ko dito. Ano ba yung linya mo, Papi? Deserve ko to. Since 2016 pa lang, pinapatunayan ko na hanggang ngayon, deserving ako sa kung nasaan ako ngayon. Deserve ko yung pwesto ko, lahat ng binigay sa akin, pinaretoke, pinagawa, ganyan. Lahat ng mga improvement sa buhay ko, lahat ng regalo nyo, lahat ng trabaho na binigay nyo sa akin, trabahuin ko man or binigay. Lahat naman yung deserve. Kasi ano naman, along the way naman, kahit na meron o wala yung pamilyang to, napatunayan kong bukod sa deserve ko, talagang ano, nandito lang ako. Hindi ako after fame, hindi ako after ng pera lang basta-basta or ng kung ano mang mapapakinabangan ko. Mahal ko talaga eh. Mahal ko yung pamilyang to. Tsaka, mas maganda kasing isurround mo yung sarili mo ng mga taong gusto mo yung mindset. Kumbaga, on the same page. Tulad nga ng sabi ni Tony, on the same page kayo. Pag same kayo ng goal, same kayo ng gusto sa buhay. Magkakaproblema kayo minsan, pero magtutugma pa rin kayo ng gusto magiging niyo. Magiging masaya pa rin kayo magkasama. At the end of the day, kapag gusto mo yung ginagawa mo at nasa tamang environment ka,
magiging okay ang lahat kahit anong problema ang harapin nyo. Kaya ayun, 7 years na. Kaya alam mo yun, hindi naman ganun ko talaga itapon yung ano, yung pinagsama namin ni Kai, ni Imikai, I mean 4 to 5 years din, no? Parang ganun. Kung isa yung masakit din siya, pero ayoko na, hindi na ako i-expect, umiyak pa ako, alam mo yun? Ay, iyak pa ako, ang sakit-sakit, ganito ganyan, parang pagod na ako. Pagod na akong umiyak sa mga tao nagpapaalam sa akin. Siguro, tumatanda ka talaga, ganun talaga, maiintindihan mo na sa buhay, may talagang dadaan lang sa buhay mo, mawawala. Ganun na lang talaga. Kaya yung mga nasa likod ko ngayon, mga dating nawala, yung mga dating addict, asa na Harvey. Okay ba yung ban ko? Na-testing nila? Pinakita mo sa video? Anong ban mo? Ito. Ban mo to? yung mga ano dyan na, baka gusto nyo nang umalis guys, Jansky, editor. Ha? Ginaulit yung ano, pag-alis-alis. Hirap din. Dahil minsan kasi talaga, alam nyo guys, sa totoo lang, minsan kailangan din. Sabi nga ni Mikay, diba, ako na kasi problema, hindi ko alam kung ba't ako ganito. Diba sabi ni Mikay kanina, go na yon, kaya niya na yon, malaki na siya. Ganun talaga, minsan kailangan nyo munang magkahiwa-hiwalay para mag-grow or kailangan mo nang again mawala mo na isang bagay sa iyo para ma-appreciate mo siya. So ganun, ganun talaga tuloy ang buhay. Ito na. So tara na, larga na show na tayo. Oh my god, so excited. Let's go kabanatuan. Mas pinatibay. Mas pinatibay kahit nababawasan. Let's go. Hindi pa na naka-play. Tang ina mo, dami na sinabi. Hindi pa na naka-play, dami ko na realize sa buhay. Anything is possible. Turn me up in the headphone. Yeah. Grind to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Yeah. Oh man, I got a lot of goals. Stack that bread and bomb my nose. Anything is possible. Ngayon, nag-stopover kami. Medyo nagutom ako eh. Si Jowa kasi kumain na sa bahay. Yung mga hindi pa kumain, kain muna. Ano, mabilis lang. Ikaw, pre. Yung steak ba o yung burger? Hindi, yung mayroon. Mayroon, steak nga. Zinger ko lang. Alam mo naman na. Zinger ko lang. Zinger. Soup ba tayo? Soup ba? Soup. Sa KFC habang nag-gang sign dito sa NLEX. Grip pong pong. Bro, give a lot of dough. Anything is possible. Turn me up in the headphone. Yeah. Grind to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. So, ang makeup nyo na ngayon, ako, si Paye, at saka si Papi. Tapos yung boys, sino pa ba makeup sa boys? Si... Ako. Hey, Papi, kung may bakit ikaw, Jansky? Si ano, si Jeffrey, si Fresh. Tapos Bok din. Tapos, papawad, hindi naman nag-ano yun, no? Si OYD din, lifted na ng konti. Okay, so apat lang din naman siya, mate. Anong peg namin? Parang ganyan? Hindi. Parang ano? Yung braid mo makita ko. Braid? So, ano? Ay, it's mermaid. Oo, mermaid. So, may nagagano'n akong buhok, mate. Si Papi, nakawig ka ba? Nakawig si Papi. Ito lang ang paplatsahan na mo. Ito lang. At saka yung... Si Ardrin. Sabi po ni Mami, huwag daw po muna ako magpakulay ulit. Alin niya muna yung sobrang wash out na. Ganun muna. May mga sumasagot ka pa eh. Pwede sumasagot ka, bakit ikaw na yung susunod na aalis pa eh. Holy shit! So ngayon ang magiging eksena natin, tawag dito. Kaya na yan, mag-run lang muna tayo ng ganun pa ulit. Tapos, maligo na agad, amo mo dapat girls. Para maaga makapagkayos. Kasi mga 1 AM pa naman yan. 1 AM pa yan. Tapos, tsaka na sumunod yung boys. Tapos, ganito, ayusin natin yung pagkakasunod. O, Paye, solo ka na lang. Yeah! Glamorous! Pinlalo na yan! Sabotahe yan, sabotahe. Hindi, solo ka na lang. Wala kang katabi, kaya kailangan maayos yung set mo. After ni Paye, siya pa, Odi, kaya naman niya yun. After nun, Papi, Harvey. Papi, nung uling event, inangata ka ng lahat. Hindi ba, papasok ka agad. Inangata ka nila ko lang inangata. Sabi ko, wait lang, pinapatayo na ako. Ito yung bukasin namin sa mami, baka mayroon. Hey, may oras kasi yung baro. Kasi siya kapag papasok na siya, kailangan nakatayo. Oo, tinayo na siya. Tapos, papasok na dapat talaga si Papi. Parehas kami ni Harvey. Hindi pa. May cue kami. Oo, may cue. Ate, di mo tanda yung mga dance step. Sorry, hindi ko na baka sa pyesa yun. Diyan to gawin natin. Kasi nagulat din ako nakaraan eh. Biglang ano, di ba? Lahat sila nakatingin sa akin. Ha? Alam mo nila, si Bruce agad sa tabi ko? Bila siya sumulpot. Magpa-intro ka. Mag-ano tayo? Practice natin kung saan. Alam niya
that ten si solo mo start yung ganon. Bago siya gumano, ano ka, magsalita ka na lang, ano, ay magsalita na mami and Tony Far together with Fresh Breed, pumasok ka bago ko mag lahat sila nakatingin sa akin. May intro dapat, hindi yung bigla tayong kumakanta, bigla kang bigla mo sumasayaw sa gilid nila. Hala, ganon ginawa ko last time pumasok pa si Fresh. Bigla ka na lang bumula ang sumusulpot, mali tayo ng ano kasi ngayon pa lang naman eh, diba? Mag-focus ka sa ano, alam ko matagal mo itong ginagawa, pero mag-focus ka sa boses mo, okay sa'yo. Kasi, ano, na ang rumble, hindi naman tayo naka-ano eh, na, lalo na kahit sabihin mo hindi tayo naka-minus yun. Ba't tawag-tawa ka? Ay, gago wala. Hindi, kasi hihingaling ka Fresh, napansin ko lang ha, pansin mo din ako, hindi ako masyadong kumukulit, diba? Hindi ako masyadong chorus lang. Tsaka siksigan yung crowd last time. Kasi yung vocals ko eh. Alam mo yung vocals ko, Fresh? Nag-focus ako sa... lahat sila nakatingin sa... Partida, bakit yung boses ko ha? Tsaka walang kwenta yung mga sinasabi ko. Nag-focus ako. Hindi ako yung ano, hindi ako sobrang gumagalaw. Huwag ka masyadong gumalaw. Ano ka muna? Parang hindi ka narinig. Okay. So, kita na lang run tayo. Takbo! Ah, dito! Ay na! Pinakabo. Ano ba isa mo na kaya? Sabi ko sa ending, sumabay ka. Sige. Bye, Makodi. Bye, para sa Makodi. Bye, ayan na. Hindi ako. Kanina guys, nagtanong kasi ng mga order dito. Umorder si Ate Mara ng 10 pieces na nuggets. Tapos dalawang rice. Iniisip daw niya yung mga kasama niya sa taas. Ang ending siya lang din po. Pagkita kong pagkain. Wala na ito pagkain. Pinaakit ko yung pagkain doon sa taas. Hindi. O, pati nga na nuggets dyan. Tingnan ko. Tingnan ko 10 pieces yan. Tingnan ko. Andito lahat ng nuggets. Amin na. Ito guys ha. 10 pieces. Amin na yan. Diba? Amin na! Malinaw na malinaw po yung sabi niya kanina. Iniisip daw po niya yung mga kasama niya sa taas.
Mali pala, editor namin si Jasky. Ito yung muntik ako. Okay, so yun ang pakilala ko na sa inyo. Toro Family! Yes! Okay, ngayon meron tayong mabilis na palaro. Mga bumili ng ticket dyan. Yun. Punta ka dito tayo, may hakang tarpulin. Halika dito, dali. Halika ating tarpulin. May hakang tarpulin, nag-isa lang. Ang unang gagawin natin ay, alam ba yung mga kanta ko? O sige nga, o, kakantahin mo muna. O, kakantahin mo muna ha. Mamili ka sa kahit na anong kanta ko, kung ilan lang doon. Okay? One, two. Hot mommy, ano ba? Sige, kantahin mo. Hot mommy, yo. Ano ka sunod? With my anak, di na masarap, mommy. Ah! What? Oh, di ba? Mali-mali yung lyrics ni ate. Pero, alam niya. Ako, magkakapon mo na to. Eh. Ito, teacher to. A teacher ka ba? So, ano, Amani, kami alam ka bang kanta ko? Pwede mo bang kantahin? Isang palbaw kaya ang suso ko sa iyong mukha. Yes! Sayang, lumit mo na kaso wala ka suso eh. Yan ang pangalan niyo po? Ako si Nika Ito, pero Halloween na lang. Hi! Yes, hello, hi! Hello, hello. So, meron ka bang ano, alam na kanta ko? Yun lang. Ito ay nakatitig sa ating. Ating ka na lang. Diba? Ina, nagkagulo-gulo na. Diba? Ay, grabe! Meron pa siyang matarpulin. Grabe naman to, te. O, nagmatarpulin ka para sa iPhone mo rin. Kapawa kita eh. May alam ka bang kanta ko? Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila! Okay, ganito lang yan. Apat kayo. Kung sino nga yung pinakamalakas sa palakpakan dyan, yun yung mananalong iPhone 14. Okay ba yun? Oh, ito lang ang gagawin. Bago na lang kayo palakpakan, sasabihin nyo lang muna isa-isa, mabilisan lang, bakit mo ako idol? Ate number one, bakit mo ako idol? Malakas susunan! Tisha Monica, bakit mo ako idol? Speech ako dito sa palakpak. Idol natin si Mami Tony because the way niya i-speech yung sarili niya or i-present yung sarili niya, though hindi okay, pero sobrang idolized natin siya the way mag-present kung paano siya mag-iina kahit kay Ron nga, yes, sobrang galing as in, di ba? So, idolized po si Mami Tony, Lord. Thank you so much. Grabe, mag-uutuan lang tayo ngayong gabi. Napakalupit. Bakit mo ako idol? Napakasimple lang. Pinatunayan mo sa bawat isa na life is too short. Wala ka pa kayong sasasabihin ng baba sa totoo ko lang. Ginagawa mo ang gusto mo! Yeah! Oh, Ate Tarpoli, dito ka. Oh, bakit mo ako idol? Kahit maganda na, malaki na suso, malaki buwan, iniiwan pa rin! Bakit ka dito? Ang sakit naman nun! Guys, sa inyo po kami aasa kung sino susuportahan nyo, ha? Okay, palakpakan kay Ate number one! Wala, sayang. Kay Teacher Monica! Okay, wala yung mga susyante mo, sayang. Kay Ate ka number three! Kay Ate mo number four! Ay, pagulat. Isa pa. Okay, dito tayo. Kay number three! Kay number four! Ano parehas nga? Parang palag. Magbato-bato-pick na lang kayo, okay? Bato-bato-pick! Okay, 1 point. Bato-bato-pick! Okay, 2 points. Okay, bato-bato-pick! Okay, 1 point na siya. 2-1. Okay, bato-bato-pick! Oh, muntik. Dahil dyan, ikaw ang may iPhone 14. Yes! Yes! Thank you so much sa inyong lahat, okay, sa lahat na nagpunta dito. Okay lang, te. Nakakanta na ako, te. Bye-bye. Sir, salamat ha. Salamat sa mga tarpulin. Sobrang salamat sa suporta nyo. Apresim, kabalatuan. Syempre kay Jay Isidro. Maraming salamat sa'yo. Una pa lang isa na yun sa mga nagtiwala sa akin na nagpo-perform ako sa stage. Actually, nagkaroon kami ng unang kanta natin pa, di ba? Di ako kabit, bitch. Oh, di ba? Oh, saya niya. Again, maraming salamat sa mga nagpunta dito at sa iba na hinatak lang ng mga tropa nila kahit hindi naman ako trip. Maraming salamat sa inyo.
Grabe, ang dami na tumapak dito sa prism ng mga rapper. Pero isa lang ang masasabi ko, tangin na yung kanta nyo, sikat lang yung aking tumatatak. Palis! Record-breaking ang pinakamaraming tao sa prism ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal nyo. So sorry, hindi ako gano'n kaya para mabigyan kayo lahat ng iPhone 14. Pero malay nyo naman, di ba? Next time, mga pa-Gcash kung ano-ano. Again, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. Pero bago ko umulis ngayong gabi, meron ba kayong request sa akin na kanta? Okay, dahil dyan. The Prism, sumigaw lahat ng manilibot paglasan! Ah, shit. Let's go! Oh, ito, kahit ayaw mo sa akin, wala ka na magagawa. Nasa utak mo na to. Wala ni. Oh, shit! Come on, hey! What? What? Sabay-sabay tayo! Yeah! Come on, oh, loko. Ako'y nahibig na sa umpisa. Kahit di mo ko pinitin. Malasing mo lang ako ang nasasama. Kahit di mo ko akinin. Meron ka bang lemon? Pagtapos ko mag-shot, sipsipin mo aking dila. Pag-usuguan mo, kitang isusubo. Sige, ligan na lang ito. Pupunta naman kami sa Moon Club sa Cavite. So, samahan nyo kami doon. At makipagpulit lang sa mga Cavite nyo. Asan na si Happy? Di ko makita. Nakikita lang dalawa. Hi. Hi, Happy ah! Mami! Happy, ala! Andiyan na yung monster! Go na sa bed! Sleep. Yo, what's up, motherfucking club? Yo, DJ, drop that fucking music right now! Let's go! And this is all we got right here. Everybody make some noise! We'll be right back.
And right now make some noise for the one and only Tony Bowen! Malob. Yung maangas ka sa event, sinaka-artista ban ka. Pero hilog-hilog. Pero hilog-hilog. Grabe yun, inabot ako. So yun mga besigo, alam nyo, inabot na ako kasi sobrang pagod na din to sa katrabaho ko. Tanggal ko na yung mga peking buho ko.
Grabe, unang-una gusto ko magpasalamat sa lahat ng punta at sumusuporta sa Toro family, sa aking mga napakalulupit na mga kanta. Again, sa Tricia's Bar, Batangas, Prism Super Club Kabunatuan, at syempre sa The Moon Club Cavite. Yan, lagari kami ngayon at puro shows talaga, puro trabaho. At sobrang saya ko na nakikita ko kayo personal. Hindi ko man kayo mayakap o makapagka-picture ako, lahat sa inyo mapagbigyan kayo. Grabe, yung makita ko kayo, tapos sasabay tayo nag-jump sa tugtog ni Mami Oni, sobrang saya ko dun. At alam niyo yung pakiramdam na akala ko ako yung pupunta doon para mapasaya kayo. Pero anong nangyari? Ako talaga yung napasaya niyo. Gusto ko din sa totoo lang, medyo magsalita. Kasi itong vlog ko na to, medyo mahaba. At kung umabot ka dito, salamat. Itong vlog na to, kakaiba siya eh. Alam mo yung emotion ko everywhere. Kalat ng emotion ko sa vlog na to. At sana, I really hope na may mapulot kayong aral dito sa vlog ko na to. Kahit sabi mong paganto-ganto ako, pwede nyo akong gawing bad example na meron kayong matutunan. Again, ang emotion ko, ang kalat-kalat. Hindi ko siya na-handle ng maayos. Kahit leader ako ng pamilya ko, leader ako ng Toro family, at naging leader ako ng mga girl group noon, syempre tao lang din ako. Nagkaka-emosyon, nagugulat, nasasaktan. Gusto kong i-share sa inyo yung pinakamalaking lesson na natutunan ko this past few days. Nakita nyo naman kung ano yung nangyari. Sa totoo lang, tagal bago ko ito matutunan. Pero malay nyo, makarelate kayo. Natutunan ko na ang isang tao, kahit ampunin mo siya, kahit tulungan mo siya, dahil kailangan niya ng tulong. Natutunan ko na walang ibang makakatulong sa isang tao, kahit tulungan mo pa yan, kundi ang sarili niya. Kahit pa ba sabihin niyang, di ako maganda, di ako titigan ng ibang tao, kahit iba rin okay mo siya, never niyang makikita yung sarili niyang maganda. Kahit pagawan mo yung ipin niya, kung hindi siya masaya, hindi mo siya makikita ng nakangiti. Kahit tumihingi na siya ng tulong sa'yo at tinutulungan mo siya, nasa sa kanya yun kung tatanggapin pa rin niya yung tulong kahit siya yung hingi ng tulong. Ganon yun. Kahit anong material na bagay ang ibigay mo sa isang tao, nasa sa kanya yun kung mararamdaman ng swerte siya dahil wala rin yung iba. Bigyan mo siya ng bagay na wala siya, tulad ng matibay, mapagmahal, at maalagang pamilya. Kung hindi niya tatanggapin yung pagmamahal na yon, wala rin. May kulang pa din. Kahit alam mo na yung story ng buhay niya, kailangan mo ng nanay, kailangan mo ng ganito. Kahit magsaya ka ng oras, pangaralan, kausapin ng maayos, magalit. Kaya ka nga pinagagalit ang kasi mahal ka! Sa'yo kasi alam ko may lalabas pa yan, Magay! Puta rin na lahat ng sinasabi ko sa'yo, may napasama mo! O lambingin, yakapin lang. Sabihin mo lang na dito ako, nanay mo ko. Ganun talaga yung bibig ng isang nanay. Kahit hindi ka mapagod sa kapangaral mo sa isang tao, kahit hindi ka mapagod, kahit hindi mo sukuan ng isang tao, kahit bilang tao, pagod na pagod ka na, pero kapit ka pa din.
Kung hindi niya ako inuga, hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron ako ngayon. Na, tanging totoo, binigyan ako ni Tony ng bagong buhay. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Na, kahit hindi matutumbas na kahit sino, walang papalit kay Tony sa puso ko talaga. Tanyang piso, machatman na mahal kita. Sumurang mahal na mahal kita. Isa ko sa mga source ng stress mo, kahit pasensya na. Pero mahal na mahal kita. At di kita iiwan. Kahit kailan. Kahit palisin mo kung di ako aalis. Bakit? Wala ka dyan. So mahal kita. Di kita iiwan. Darating ang panahon na kahit pinangakuan ka rin niya na hindi ka niya iiwanan, sasabihin niya sa'yo, aalis na ako. And it's okay. And it's okay. I am tired, mga besi ko. I am tired of fixing things na hindi naman sira. Huwag niyong gagawin yun. Matuto kayo ni Mami Oni. Huwag kayong mag-invest ng oras sa mga bagay-bagay na masasayang. Kung nakikita mo naman na maniwala ka na sa mga mata mo, huwag mong piliin yung tenga mo. Kasi sarap pakinggan eh. Mahal kita. I will support you forever. Hindi kita iiwanan. Sarap pakinggan. Huwag mong piliin to. Pag pinakita na ng tao sa'yo na hindi siya masaya sa'yo, hindi siya ngumingiti o ewan ko. Nakikita mo naman eh. Please, maniwala ka kung ano nakikita ng mga mata mo. And bilang isang ina, ewan ko kung pinapractice na ba ako ng pagkakataon, pero kapag ganun na yung sitwasyon, learn to let go. Learn to let go. Lalo na kapag sila na yung sumuko. Dahil sa buhay, talagang mahal ka ng isang tao, hindi mo dapat ibibigit ang sarili mo. So pagkawala ng ibang mga Toro family members dito, dami kong pwedeng sabihin, dami kong pwedeng ibato sa mga tao na nagsasabi ng buti nga, umalis kayo dyan eh, ganyan-ganyan, kasi kawawa kayo dyan. Pwede akong magkwento ng buo, pero mas ipili ko na lang na huwag na. Alam niyo na yun, na ganun talaga buhay, minsan may hindi tayo nagkakasundo. Tapos na ako sa ganun. Pero nandito rin ako sa punto ng buhay ko na parang ayoko na magbigay ng mga pagkakataon kung may gustong bumalik. Parang ayoko na may bumalik. Parang ayoko na tumanggap. Ayoko na magbigay ng another pagkakataon para saktan at iwanan ulit kami ng pamilya ko. Okay na ako sa mga nagsistay. Ganun yung pakiramdam. At sa mga nagsasabi na, o tama yan, natagsolo kayo, umalis na kayo dyan, etc. Pinupush nyo sila na umalis sa akin kasi ganito ako, ganyan ako. Sana, I really hope na yung mga salitang binibitawan nyo na nagpush sa kanila na umalis, eh, sana panindigan nyo rin. Sana kahit hindi rin sila Toro family member, supportahan nyo pa din ang laas na loob nyo mag-comment. Pero after nalang mawala sa Toro family, hindi nyo pinapanood. Hindi nyo sinusuportahan. Nakaka-bullshit talaga. Promise. Sana kaya nyo panindigan. Sana after all, nandyan pa rin kayo para sa kanila. Anyway, yun talaga. Tuloy ang buhay. Focus ako sa trabaho. Focus ako kay Tyronia. At focus ako sa mga natitira pa na minamahal ako at kumakapit sa pamilyang to. I hope again may natutunan kayo sa vlog ko na to. Gusto ko lang mag-share sa inyo. Buhay maiksi lang yan. Kung pakiramdam mo, nagsaya ka ng pagmamahal sa iba o ng oras sa iba, hindi ganun yun. Pero maging mauta ka. Katutuwa na sa nakita mo sa akin. Tandaan nyo, walang sayang na oras, walang sayang na panahon ang natapon kapag puso ang ginamit mo. Habang tumatagal, marami akong nakakasama, umaalis, nagsistay, tumataba yung puso ko at marami ako natututunan sa kanila. Kaya para sa akin, walang nasayang na oras dun. Masasayang lang yun pag tinapon nila lahat na natutunan nila sa akin. Ilang mga besi ko, please like and subscribe. Kita-kits tayo sa lugar nyo. Mahalan nyo naman sa inyo na ako pupunta at humigay ng iPhone 14. Sana matulog. Pengen tulog. May taping pa ako bukas.